Ayan mga kabayan, magandang umaga sa inyong lahat. Sa oras na ito ay nandito na po si Idol Busbox TV upang magbigay na naman sa inyo ng pinakamagandang update at mainit na balita dito po sa ating Manila Bay sa mga oras na ito. So ngayon po mga kabayan ay August 20, 2021 at araw po ng Biyernes, no? Sana po ay kayo po ay nasa magandang kalagayan. So bago po muna tayo dadako sa ating pasilip sa inyo sa umagang ito, kung ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel Busbox TV, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating latest at upcoming videos. At syempre naman, no, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas at sa Mindanao, magandang umaga sa inyong lahat. Sa ating mga mahal na mga OFWs, mga immigrants, magandang umaga ito sa po, mga kabayan, no, ang ating napakagandang update, no, dito po sa bahagi ito sa Mayat Club, na kung saan ay ating pong makikita sa mga oras na ito ang kagandahan po ng ating Manila Bay, na tila kapansin-pansin natin mga kabayan na malaburakay na po ang bahaging ito. Ayan, nakikita na po natin ang kalinisan ng tubig, kalinisan din ng anong tawag dyan, ng ating buhangin. Ayan, oh, may mga white buhangin na po, no, ang portion na ito. So kapansin-pansin po mga kabayan na kung saan ay malinis po talaga ang ating tubig, no, ay ito'y nagbibigay na naman dagdag puntos ng ating Manila Bay, no, sa mga oras na ito. So ayan po ang ating makikita, na mapapansin po natin mga kabayan, no, ang kalinisan po talaga ni Manila Bay. Ayan, dahil po yan, no, sa tulong-tulong ng mga taga MMDE, taga DPS at sa lahat-lahat ng mga taong na palagi pong sumusuporta sa portion na ito. So tila, no, kapansin-pansin natin, no, ipupukos natin mga kabayan, no, ang ating tubig po, no, sa portion na ito. Ayan, so yan po makikita natin at ating pong mapapansin mga kabayan na malinis po talaga, no, ang ating tubig at ang ating buhangin, no, sa portion na ito. Dito po tayo ngayon mga kabayan, no, sa May Yacht Club, na kung saan ay as of now ay naglilinis pa rin ang ating mga kababayan mga kabayan. So ayan, no, ang ating pinaka-latest na update patungkol ngayon dito sa ating mahal na Manila Bay. At atin pang sisilipin mga kabayan ang iba pang mga kaganapan ngayon dito sa portion na ito, na kung saan ay nandito pa rin ang ating mga kababayan, ang mga MMDA, no, para po maglinis sila, no, para mapatuloy po ang kagandahan at kalinisan ng ating Manila Bay sa mga portion na ito. Asyan. So ito po, no, ang ating pinakamagandang update at balita sa inyo mga kabayan, na kung saan ay malaburakay na, no, ang ating mahal na Manila Bay. So ayan, no, kapansin-pansin po. Ayan, ito po, oh, sisilipin po natin mga kabayan ang portion na ito. Ayan, no, oh, magandang-maganda na po, no, at linaw-linaw na po ng ating buhangin at malinaw-linaw na rin po ang ating tubig mga kabayan, oh. So kapansin-pansin natin yan, na maganda na po talaga, no. Ayan, oh, wala po tayong makikitang basura sa ganitong mga oras dito po sa bahaging ito, kasi po ay natapos na pong nalinis ng ating mga tagapaglinis dito na mahal nating mga MMDE. So tignan po mga kabayan, sa portion na ito ang naglilinis po ay ang department po ng MMD sweeper, no? Sila po ang nautusan. Ito po ang kanilang areas and responsibilities, araw-araw po 'yan. So ayan, no, makikita naman natin talaga dito sa portion na 'yan, na kung saan ay napakaganda po talaga, no, pagmasdan yung portion na 'yan, kasi 'yun po ang trash skimmer, 'yun yung nasa dulo-dulo yung kulay orange. Ayan. So ito po, ang iba ay mga yati po ito na nakaparada dito. Ayan. So ayan. So ito, no, oh, malinaw na malinaw at malinis po talaga ang tubig. Ayan po siya ate, no. Ayan po, oh, tuloy-tuloy po silang ano po, oh, naglilinis po, no, sa bahaging ito. At ayan, no, atin po ipapasilip sa inyo mga kabayan. So far ang portion na ito ay wala na pong ano talaga. Wala po siyang basura, no. Kung meron man ay ayan, kinukuha nila ulit, no. At para hindi po mas dumami pa. So ayan, so, no, makikita natin mga kabayan, no, ang kagandahan na po ng ating Manila Bay. So ayan, so, no, oh, no, the water is very clear, no, very clear po ang tubig mga kabayan. So ayan, no, makikita naman natin yan, no, ay grabe, no, super talaga. Ayan, so ito po, no, ang ating pinaka mainit na balita, mainit na update sa inyo sa araw na ito, na kung saan ay mapapansin po talaga natin, no, ang kagandahan ng ating Manila Bay. So ayan, ramdam na
ang dahang-dahang pagbabago na ginawa ng ating gobyerno, no, sa mga oras na ito. So sa mga nagsasabi po na ating mga kababayan na hindi matulukan ang problema sa Manila Bay, ay nako po, no, dahan-dahan na po. So yung change na tinatawag natin, mga kabayan, ay ano po yun, ha? Change is coming, ay hindi po yung bigla. On process po yan, no? Meron po yung mga buwan or taon po ang magaganap. So kagaya na lang nito, no? Hindi natin inasahan, ay malinis na po, no, ang portion na ito. Dahil po yan sa programa ng ating gobyerno, yung sinasabi natin na change is coming. So ang tanong ko sa inyo, mga kabayan, naramdaman nyo na ba ang change, no? So sa ating mga kabayan, para sa akin, kasi nandito ako, ramdam ko po, no, ang dahan-dahang pagbabago na ginanap ng ating gobyerno, mga kabayan. So ramdam po natin. So ayan, no, ito yung pasilip natin, no. Di ba, malinis na malinis na, no? Pwede mo na i-compete, mga kabayan, ang Manila Bay natin, no, sa iba't ibang mga magagandang mga beach resort, no, dito po sa ating bansang Pilipinas. Ayan, no, kapansin-pansin at makikita natin, mga kabayan, no, ang paglilinis at ang kagandahan po, no, ay naku po. Mapapawaw po kayo talaga, mga kabayan, no, kapag kayo po ay nandito. Ayan, no. So po, no, ang dahan-dahang pagbabago sa ginawa ng ating gobyerno patungkol po dito sa ating Manila Bay, no. Noong nakaraang mga taon, mga decades ang nakaraan, kapansin-pansin at makikita po natin, mga kabayan, na grabe po ang mga basura dito. Bukod sa mga basura, ang tubig po ay mabaho po. So wala pong mga kababayan natin na gustong magtambay dito, dahil po ay mabaho ang tubig. So ang isa po sa mga dahilan, no, sanhin ng pagbabaho ng tubig ay yun pong mga water lily, na kung saan ay ano po, mga kabayan, kapag mabulok yun po ang isa sa mga cause na maging mabaho ang tubig dito po sa ating mahal na Manila Bay. So far, as of now, so ito, wala pong sa portion na ito, ha, dito lang sa portion na ito, sa loob ng yacht club, ay wala pong mga basura at wala pong mga water lily, mga kabayan. So ayan, no, so makikita at mapapansin talaga natin na wala pong water lily at ang mga basura ay tinuldukan na po, no, sa oras na ito, tinuldukan na po ng ating mga MMDA, mga kabayan. So yan, no, very nice place, no, very nice place po talaga, no. I will not tell you that this place is a very perfect, but for me, this is a good place, this is a nice place. Ayan, no? So ayan, no, so grabe, no. So yun po, mga kabayan, no, kapag ikaw ay merong stress, mga problema sa trabaho, problema sa jowa, sa asawa, ay naku po, no, pasyal lang po kayo dito. So ngayon po ay mahigpit pa po kasi ECQ tayo, pero pag bumalik na po sa dati, ay naku po, no, maganda na pong pasyalan, mga kabayan, na I will promote you the new Manila Bay, no, na kung saan ay ating makikita talaga ang dahan-dahang pagbabago. Ako po, hindi po ako magsasabi sa inyo na ang pagbabago po sa dito po sa ating Manila Bay ay one time, no, nabago lahat. Hindi po, no, dahan-dahan po, mga kabayan, no, as what you can see to our latest update and video sa mga live streaming natin, dahan-dahan po yan. So at least makikita ng taong bayan, makikita natin na meron pong ginawa, no, meron pong ginawa ang ating mahal na gobyerno patungkol po dito sa ating Manila Bay. So far, mga kabayan, no, ay ramdam na po talaga, no, kahit sa mga kasamahan natin, mga vlogger na interview natin sila, ang sabi nila, ramdam po nila ang dahang-dahang pagbabago na ginawa ng ating mahal na gobyerno. So ayan, no, sila po ay ano, mga kabayan, no, tuloy-tuloy po sa mga oras na ito na kumukuha po ng mga basura, no, kahit nasa tubig pa yan. Ayan, meron sila ng cover ng electric fan, ay isa din sa kanilang ginagamit para po, no, makakuha ng mga basura para hindi po pangit tingnan, no. Kasi ang basura naman talaga, mga kabayan, ay yan po ang nagbibigay ng ano, distraction, no, pagdating sa kagandahan, no. Kahit saan ka pumupunta, kahit gaano ka dami o gaano kaganda ang makikita mo kapag mayroong basura, parang nadi-discourage ka. Pero so far for this morning, no, as we can see to my latest video, ayan, no, malinaw na malinaw po talaga, mga kabayan, na grabe po, no, ang kagandahan dito. So what are you waiting for? Pasyal na sa Manila Bay kapag bumalik na po sa normal. Ayan. So ito po, mga kabayan, ng ating pasisilip sa inyo. Ayan, kitang-kita po, no, ang kagandahan talaga dito sa ating mahal na Manila Bay. So ulitin ko po, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na at i-click na rin ang ating notification bell, no, para updated ka sa ating latest at upcoming videos. Ayan. So bago po tayo magtapos, mga kabayan, ay nais ko pong pasalamatan ang ating mga viewers,
from Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa ating mahal na mga OFWs, sa ating mga emigrants, no, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mahal na mga sponsors, no, kay Ma'am Lane Torres, kay Ma'am Lorna Magday, kay Ma'am Fika, kay Ma'am IG Isabel, kay Adventure Style, kay Sir Arwin Channel, kay Mami Dragon Sasuri, kay Mami Carmen Cade, kay Sir David Cade, at sa lahat-lahat pong sumusuporta sa ating YouTube channel, no. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng ating Diyos na may kapal. So ingat-ingat po kayo palagi at magkita-kita po tayo sa ating susunod na mga update, susunod na mga video patungkol dito sa ating mahal na Manila Bay. So ito po ang inyong lingkod, si Idol Buzzbox TV, muling magsasabi sa inyo, it is better to give than to receive. God love it, a cheerful giver. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!